Good morning guys, quick video lang tayo guys. Meron tayo ditong Compass N5 pa rin, naka OpenWRT. Meron tayong OPI 1, PSUPI. Then meron tayong TP-Link na ordinary router lang. So ngayon ang question ng ating customer ay, working pa rin ba yung SQM kapag dito tayo kukuha ng internet sa TP-Link na connected dito sa CFN5 natin. So guys, try natin ha. Okay, so connect tayo dito sa TP-Link. Ayan, TP-Link. Check natin kung galing sa Bendu yung kanyang IP. Para sigurado. May IP 10.13.55. So galing sa Bendu yan guys. Tapos tingnan natin kung naka-Bendu talaga tayo. So ayan guys, TP-Link na connected sa PSUPI at CFN5. So guys, mag-try na tayo ng buffer bloat natin. Buffer bloat. Kapag hindi working yung SQM sa mga LAN port, pangit yung result doon sa TP-Link. Pero dito guys, titingnan natin kung effective ba. Kumakuha pa rin tayo ng magandang result. So, hintayin lang natin guys ha. Mabilis na video lang ito. Ayan. Kung mapapansin nyo, magandang indication yung download active natin. 0 ms. Ayan, tumaas. So, hopefully, makakuha pa rin tayo ng magandang result. Yung download natin guys ay 2.70 mbps. Katunayan na galing siya sa Bendo, hindi direct sa modem. Ayan. Last 14. Tingnan natin yung upload kung maganda pa rin. Kung makakuha tayo ng magandang result. Zero ang upload. Mukhang maganda to. 15. Ayan. Tumaas na. Siguro mga A to guys. Good pa rin yan kapag A. Pag B, medyo mapangit na. Ayan. So, good pa rin tayo guys. Makakuha tayo ng A plus. Pwede pa natin try ng isa pa. Tingnan natin kung same result pa rin. Buffer bloat. Crush natin yan. Tapos, try pa natin ng isang test. Nandiyan pa ba kayo guys? 3 minutes na. Tapusin niyo po yung video para po malaman natin kung effective yung ating SQM QoS na config. Asan na? Ayun. Mukhang mas maganda ngayon. Ayan guys, oh. 1 ms lang. Para sa information ng mga karamihan, lalo na yung mga newbie, para saan ba yung buffer bloat grade? Ito po ay para sa gaming, no? Kapag maganda po yung buffer bloat grade natin, malaki yung chance na okay siya sa gaming. So, kapag mataas yan, ay medyo lagi sa games. So, yan guys, mukhang maganda yung second result natin. A plus to guys. So, ito po, depende pa rin sa ISP nyo, no? Kahit kung talagang mapangit yung ISP natin, ay hindi po natin makukuha yung gantong result. Ayan guys, A plus po ang nakuha natin
So, therefore, ang conclusion natin ay effective po yung ating configuration ng Compass N5 kahit dito tayo connected sa TP-Link. Kasi sabi ng iba, kapag dito lang daw okay yung buffer load. Kapag nandito na, ay hindi na okay. So, ayan po. Ito po ay proof na talagang working pa rin kahit second router na connected dito sa Compass N5. Okay guys, maraming salamat po sa panonood.